So, ayan mga amigo. Uy, Mahmud! Ala. Hindi na kinaya ni Mahmud. Gutom na siguro. Ayan, dala-dala kasi Rola galing kusina. So, ayan mga amigo, meron pong picnic na nagaganap dito. Wala na talaga ako masasabi kay Mahmud. Wala na ako masasabi. Oh! Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Nandito po tayo sa ating grocery. Ating grocery. Kine-claim na atin, no? Ito po ang aking grocery sa may Equatorial Guinea dito sa Africa. Ganda sana ganun, ano? Magbebenta tayo rito ng mga... Ako ang tindero. Tindero sa Equatorial Guinea. Mga amigo, ngayong araw po ay nandito po tayo sa tindahan ni Omar at bumibili po tayo ng... manok. And then gusto kong magpa boodle fight dito sa Ekuku, sa Okumba, para sa mga bata dito. So plano kong magluto ng paanang manok at saka ito, likod ng manok. Iaadobo ko, and then ang gagawin po natin ay papa boodle fight natin sa mga bata dito. So ngayong araw ay ngayong oras ay mga nagpo-football yung mga bata. And then for sure gutom na gutom yung mga yan. Kaya ang gawin po natin ay magpa-boodle fight kasama si Belju na kung saan ay sumusuporta sa ating video. So ayan mga amigo, balikan ko po kayo at nagpakilo lang ako ng manok. Gusto ko yung mga street food nila dito na binebenta na ngayon sa mga sari-sari store. Mantikaw. Tapos eto, hindi ko alam kung ano to. Pero parang harina din. Eto, masarap din to. Para siyang coco. Yan. Parang nyog ang lasa. Lasang nyog. And then syempre, eto, hindi mawawala yung mga mani. Mani. At eto, hindi ko alam kung ano to. Para siyang ano eh. Omar, kaya esto? Pandesal? Boyo. Boyo? Para siyang pandesal eh oh. Tapos meron din ditong bunuelo. Bunuelong walang asukal. Gustong gusto ko ito. Lasa siyang... menyog siya. Kaya ito lang, mabubusog ka na. Sausaw mo sa kape. Vamos a comer mga amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Magmano kayo sa ninong. Ayan na oh. Nung isang araw kasi, bumili kami ng chinelas, yung iba, hindi nabigyan. Kaya sabi ko, dapat nung lahat ng mga taga Ikuku, mabigyan ng chinelas. Kaya pinabili ko uli si Chamame. Malambing nga tong si Nenay eh. Kapag nandito kami, mahilig siyang yumakap. Ken guapa? Oh. Mahiyain. Ken guapa? Oh, mahiyain. Ken guapa? Oh. Ken guapa? Ken guapa? Ah. Mahiyain eh oh. Pag sinasabing maganda, mahiyain eh oh. Ba? Nangahampas na si Nene oh. Darma. Oh. Darma. Ah, mama. Oma! Ken guapa? Sophie. Ken guapa? Sophie. Oh, ken guapo? Ken guapo? Ngingiti-ngiti lang, hindi makapagsalita eh. Ken guapa? Sophie. Ken guapa? Nena. Oh,
Ang bango ni Sophie eh, bagong ligo. Tubanyar? Tubanyar? Naligo si Sophie. Ken guapa? Sophie. Pagay po kayo, Pilipino. Oo, galing ni Sophie ah. Claral Arat, guwapo. Ha? Claral Arat, guwapo. Yung guwapo? May kailangan ka na naman? Itong kare. Itong kare comprar. Wala. Sasabihin mo lang naman akong guwapo, huwag may kailangan kayo eh. So yan mga amigo, si Misma po ang nagluluto ng rice para sa mga taga Ikuku. Maasahan na yan si Ate Misma. Eat! Ba! Eat! Ba! Eat! 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 Ba! Ba. It. Ba. It. Bulaga. It. Bulaga. It. Ba. Buenas tardes, guapa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. So, ayan mga amigo. Nagtutulong na po si Sandra at saka si Chamame para sa ating adobo na ipapa-boodle fight. O, diba? Nakakatuwa ngayon. Close na uli yung mag-ina. Samantalang dati, hindi nagpapansinan. Dinadaan-daanan lang ni Sandra. At dinadaan-daanan lang din ni Chamame. Pero ngayon, ayan, nagluluto na po silang sabay. Para po makakain po yung mga bata dito sa Puerto Bata. Habang si Nena ay naglilikot. At ayan po, tumutulong na si Beljun. At for the first time po, ay magluluto si Beljun. Magluluto para sa mga taga Ikuku. Aba, nag-aantay po sila. So ayan mga amigo. At, uy, Mahmud! Ala, hindi na kinaya ni Mahmud. Gutom na siguro. Ayan, dala-dala kaserola galing kusina. Si Mahmud ay mabubuhay na dito. So ayan mga amigo, meron pong picnic na nagaganap dito. Abang busy po kami sa kusina. Ayan si Nena at saka si Mahmud nagpipicnic po. Ayan, oh sige. Oh, sige, subo mo lahat. Oh. Si Nena namumuha, punong-puno ang bibig, oh. Si Mahmud din. Comida bien? Nena, comida bien? Buenas tardes! Oh. Ano naman yung matin na pamata kanina adobo? Adobong paan ng manok! Adobo paan manok! So yun mga amigo, bisa po natin ang bawat sibuyas. And then yun mga amigo, lagay po natin ang ating toyo. At saka yung ating suka. And then ayan mga amigo, lagay po natin yung ating manok. And then lagay po natin yung ating paa ng manok. So marami po tayong iluluto ngayon mga amigo dahil napakaraming bata ngayon dito sa Kinachamame. Ara picante negra. Para la olla. So yun po, paminta. Maglagay po tayo. At isang kulo lang po niyan ay okay na. Ayaw kasi nila na yung parang nadudurog na adobo. Gusto nila yung medyo matigas-tigas pa. O meron silang nakakagat na karne-karne. Hindi kagaya sa atin, di ba? Pagkagaya ng paa. Ako, pag nagluto ako ng adobo, gusto ko yung parang nalulusag yung paa ng manok sa sobrang lambot. Sila kasi, hindi nila gusto yung ganun.
kumuha kami ng dahon ng saging para sa aming boodle fight. At nakakatuwa dahil si Lihya ay pinapayagan na pumunta sa amin ng kanyang nanay. Pero hindi pa rin kasi masyadong nakikipag-usap yung nanay niya kay Chamame. So hindi pa rin hindi pa rin sila okay. Pero sabi nga ni Chamame, kinausap si yung nanay ni Lihya, sabi ganun, yung bata gustong-gusto sa amin, gustong-gusto pumupunta, maglaro. Hayaan mo naman na yung anak mo ma-experience din yung mga ginagawa ng ibang bata dito. Kaya ayun, siguro na naisip-isip din ng kanyang nanay na tama nga naman si yan, tama si Chamame. So ayun mga amigo, inayos ko lang po yung paglalagay ng ating kanin at ulam. Sa lahat ng anak ni Chamame, si Sandra ang gustong-gusto ko talaga. Kasi napaka-responsabling anak. Kaya sabi ko, kahit na umuwi kami ng Pilipinas kasama si Chamame at yung mga bata, sigurado sila Amir, ay maaalagaan mabuti ni Sandra. So ayan mga amigo, kung nakikita niyo po na si Sandra ay kala niyo po mataray, pero disiplinado lang po kasi talaga siya. Yun po ang pinakamaganda kay Sandra. Sa lahat po ng mga kababaihan dito, siya po yung hindi umiinom ng alak. Siya yung nasa bahay lang. At siya yung walang barkada. Kaya sa lahat ng mga anak ni Chamame, kay Sandra ako natutuwa sa kanyang napaka-responsabling nanay para kay Nena. Patulogin mo, Beljun. Nena, dormir. Si Sophie din daw matutulog. Iehele. So ayan po si Sandra. Naglalaro. Kasama ang mga bata. Parang walang asawa at anak. Nilalaro football. So ayan na po si Doña Marie. Doña Marie. Na nagluto ng maraming kanin. So ayan mga amigo, luto na po ang kanin at ulam. At tayo po ay kakain na. Ayan na po, tinaob na po ni Doña Marie ang sangkaderbang kanin. Nasunog sa ibabaw. Kemaw! Kemaw arriba! Pero masarap yan. Wala na talaga ako masasabi kay Mahmood. Wala na ako masasabi. Oh! Tumatakbo si Chamame. Chamame. Ako Mer.
Dami tao, daig pa. Parang piyesta. Ah! Ang galing ni Chamome, oh. Chamome, Deja. Oh, mira chamame, oh, mira chamame, oh. Oh, oh. Oh, mira chamame, oh, oh. Oh. Ako mer. Ako mer. Ako mer. Oh, chama mer, i-signal, i-signal bill, i-signal bill. Oh, i-signal. Medyo nako, kailangan galingan mo sa yao. Tinuturuan ka ni chama mer. Oh, ah, oh, tinuturuan ka ni chama mer. Alam niyo po yung mga adobo namin pinakialaman ni Chamamen. Nilagyan niya ng kulay. Adobong dilaw. Nag-level up na po ang ating adobo, mga amigo. Ginawa niya pong kulay dilaw. Ang tawag diyan ay abo dilaw. Adobong dilaw. Wanao namin yame. Namamukha namin. Tapi ame. Nambok ka Filipino. Nawagan ko na niya ang kuya ng Pilipino. Ito to ko ni Kuya Raul ba naman niyang kuya. Kaya kamong pa muna. Amen. Man niyang wabin. Amen. 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 Si. Amen. 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 Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Yeah, comer. Kain po tayo mga amigo. No. Attack mga amigo. Comer. Kung ganyan ba naman karami ang kumakain? Buong mga taga ikuku. Dami oh. Ha? Amigo blanco. Hoy mo chinin niyo. Por eso to emotional. Aha. Si todo ikuku no. Oh, lahat po kasi ng mga bata dito sa ikuku ay nabila namin ng mga chinelas. And then si Chamami kanina hindi pa nakontento. Ang ginawa pa niya ay bumili ng mga sapatos para sa mga bata dito. Kasi sila pumapasok na ang mga nakachinelas lang. Sabi ni Chamami, bibilan niya ng sapatos kahit medyo mura lang. And then, ayan, yung iba kanina, may mga chinelas na nabili. Grabe, oh. Alapang limang minuto. Grabe, gutom na gutom ang mga bata. Kain po tayo, mga amigo. Manok na dilaw. So ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at maraming salamat po sa dilaw na adobo na sumasabay sa aking buhok. Natutuwa ako dahil napakasaya talaga magpakain dito sa mga bata dito sa Ikuku dahil hindi nga nila tinignan kung ano yung ulam eh. Sabi nga kanina nung nilalapag yung kanin, akala nila yun lang
walang ibang ulam. Tapos pagkatapos nila maglaro dito, nakita nila, nilalabas si Mami yung ulam. Tapos nakita nila yung paan ng manok, sabi nila, bakit kulay dilaw? Kasi hindi sila sanay ng ganito na pagkain na kulay dilaw, na walang sarsa. Yung pambota kasi masarsa. Ito talagang halos walang kasabaw-sabaw. So ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video dito sa Equatorial Guinea. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating video. At ako'y masayang-masaya sapagkat sa bawat araw ay hinahanap niyo po yung video natin dito. Hinahanap yung mga batang taga Ikuku. Salamat kay Chamame na laging nagpupursige para makakain yung mga bata dito. Napakasimpleng pagkain, adobo, paan ng manok, pero nakita niyo kung paano sila naging masaya at paano sila nabusog sa ganitong klaseng pagkain. Salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo bukas. Adios! Hasta mañana! Adios! Salamat! Adios! Paalam! Ubos mga amigo, grabe oh! Ubos! Grabe. Oh. Hay, ito po ang pinakamasaya, si Mamud. Mamud. Ang mga tirador ng kanin, oh, si Lucia. Kanya-kanya. At siyempre ito si Nena, dalawang paanang manok. At pagkatapos po nilang kumain, ayan. Mga namamahinga. Daming tao. Salamat po mga amigo. To God be all the glory.